Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Luzon Bizayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Servisyon totoo, mga boss. Ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! Paglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madaling lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP! Kilos pronto! Hey, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po mga kababayan natin na nasa ibayong dagat sa foreign land. Kumusta na po kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Oh, parang Erwin, magandang hapon sa iyo. Ay, magandang hapon parang Alex, ha. Talaga namang 4 days to go na lang, yes. Christmas na. Oy, doon sa mga congratulations mga kasamahan namin, ha. Yung Christmas party namin a few days ago. Nabunot ko electric pan. Mabuti ka pa electric pan. Talaga. Anyway, oo, wala eh. Oy, talagang ganoon. Bakit hindi naman porket raffle eh? Okay. Lahat ng pagkakato mananalo ka. Kaya nga raffle eh. Congrats sa mga nanalo. Ayan, oh. I'm sure lahat ng mga kumpanya ngayon may mga Christmas party. Siyempre, mga pahapon ng Christmas party. Oh, bay, ko na, bay, bukas, ha? Last day. Yeah, oh. 22 Friday, tama, and then Saturday, sir, Christmas. Yes. Ako. Anyway. Okay, tayo po ay napapanood pa rin, ha? Kung kayo po ay nasa tahanan nun ninyo, nasa TV po kami, sa PTV4, nasa Facebook rin po kami. Kung kayo po ay nasa out of town, pwede kayong tumingin sa inyo po mga gadget. Yo. Sa facebook.com/kilospronto at sa aming pong website, bitagmedia.com. At syempre, napapakinggan rin po kami sa Radyo Pilipinas 2, 918 kHz. Okay, so yun. Marami tayong mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Huwag na natin patagalin pa. Imbestigan at servisyo pang publiko. Umbesa na natin. Quezon City General Hospital, inireklamo sa sakyang binangga ng ambulansya nito. Hanggang ngayon, kulang sa dokumento. Alamin sa Kilos Pronto. OFW sa Saudi, hindi makapagtrabaho ng husto. Minamanyak ng kapatid ng amo kapag nasa kwarto. Alamin sa Kilos Pronto. Pinay DH sa Saudi, kahit finished contract, hindi makauwi. Katwiran ng amo sa kanya mahal ang pagkakabili, hindi pa nakakabawi. Alamin sa Kilos Pronto. At motor rider sa Taguig, labis ang tuwa, lisensyang kinumpiska. Dahil nagtanong lang sa pulis, nakuha na. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na. Ay nako, isang ospital dito sa Quezon City, dead maraw sa panawagan ng kawawang biktima ng ambulansya nito. Mga dokumentong kailangan sana para sa pagpapaayos ng kanyang sasakyang nabangga, abay iniipit daw. Desperadong lumapit po siya sa Action Center si Marvin Reyes. Hiling niya, matulungan naman daw sana siyang makuha ang mga kailangan dokumento mula sa Quezon City General Hospital, paling Alex. Oo. Kwento ni Marvin, itong Agosto 19, bandang alas 3 na madaling araw, isang truck daw ang bumangga sa ambulansya ng QCGH na naging dahilan upang tumilapo ng ambulansya sa kabilang lane
at tamaan ang sasakyan ni Marvin. Wow. Nagharap sa traffic sector T si Marvin at si Nomer Alvarez, ang nipakilalang engineer ng QC General Hospital. Nagkaroon naman ng kasundo si Marvin at si Johannes Buod, ang administrative manager ng QCGH, na makipagtulungan ang ospital sa lahat ng kakailanganin ni Marvin sa magpapaayos sa kanyang sasakyan. Agad naman daw inayos ni Marvin ang mga dokumento na kailangan ng GSIS ha, para makuha ang kanyang claims. Pero hindi raw maproseso ng GSIS sa kanyang request dahil kailangan daw isumite ni Marvin ang mga sumusunod. Original ORCR ng ambulansya, original police report ng insidente at ang resibo ng lisensya ng driver. Lahat daw ng ito ay magagaling sa ospital. Ang problema, hindi na siya pinapansin ngayon ng QC General Hospital. Kasama natin ngayon dito sa studio si Mang Marvin Reyes. Magandang hapon po, Sir Marvin. Hello, sir. Good afternoon po. Ano ho ang dahilan ng QCGH kung kayo tumatawag sa kanila na kailangan niyo ng mga dokumento? Anong sinasabi sa inyo, usual na sagot? Sir, since October 3. October 3. August pa yun, di ba? Yes, August, sir. September, August. October. Okay. Ganun kala katagal na, sir. Yung October 2, sir, tinext ko na sila. Sinabi ko kung saan ako pupunta ng GSIS. Ngayon sabi na, sir, sa PICC. So, October 3, sir, pumunta ako doon. Nakuha ko yung documents na hiningi ko, na binigay naman nila agad. Tapos pagpunta ko doon, sir, hindi daw pwede yung documents ko kasi photocopy. So, yung afternoon, sir, tinext ko na sila. Sabi ko, kailan na ito? October 3 yun, sir. Yung nagpunta ako ng GSIS. Tapos tinext mo sila na hindi po pwede yung photocopy? Yes, sir. Okay. Hindi daw po pwede, sabi ni GSIS. So, ginawa ko, sir, tinext ko na agad yung Nomer Alvarez. Kasi sa kanya ako, sir, nagpa-follow up. Dahil si Johannes Bakud, sir, siya po yung chief admin, sir. Opo. Na hindi naman, sir, binigay yung phone number niya or cellphone number. Ang binigay lang, sir, si Nomer para makipag-usap. Alright. Yung sinabi ko na, sir, October 3, nag-text ako sa kanila na sinabi ng GSIS, sila dapat ang naglalakad noon. Sila? Sila dapat, sir. Dapat. Hindi ikaw, dapat sila na naglalakad. Sila yung gobyerno, eh. Kasi yung tama. Insurance nila sa GSIS. Yun, sir. So, sa akin naman, sir, para mapagawa. Kaya, sir, October hanggang ngayon, anong palusot nila? Sir, ito nga po. After ng October 3, nag-text ako, sir, na sabi ko, nasa GSIS na ako, kailangan ni GSIS ng mga original copy. Wala nang reply, sir, si Nomer Alvarez. Nomer Alvarez, siya yung engineer, di ba? Siya yun, sir, yung binigay na number para mag-follow up ako. Anong papili itong Nomer Alvarez? Sabi lang, sir, sa engineering lang siya, sir. Engineering, okay. Hindi na sumagot. Since then, since October 3 hanggang October 3, ngayon. Sir, andito lahat ng text ko, sir. Hanggang ngayon. Ang ano ko, sir, text, tawag. Tapos ito pa, sir, pag tumatawag ako sa landline, yung landline nila, sir, itatransfer pa ako sa office ni Bakud. One time, sir, nakausap ko si Johannes Bakud. Sinabi ko na sa kanya, sir, ang kailangan ko po, original copy, tsaka yung ganito, ganyan. Sabi niya, sige, ire-ready namin. Pero, sir, kailan niya sinabi itong ire-ready? Sir, ano yun? Siguro mga second week or first week ng August, kasi nagtitext ako. Ng October, sir. October. Okay. After ko mag-follow up ng GSIS, sir. Tinext ko na sila, sir, ng October. Habang panahon na yung boss, ha? Sir, basta yung October, kasi sir, hindi ko na rin matanda. Sana, tinanong mo nalang sila, Mr. Bakud, may balak ba kayong bayaran ako? Hindi. Wala. Mr. Nomer, para malaman at magkaalaman. Tama. At tingnan natin kung gaano kaangas itong mga hinayupak na ito. Pagkausap na natin sila, Vice Mayor, sila Mayor. Ha? Hindi kaya, paring Erwin, mukhang kulurum to mga... ambulansya nila. Parang hindi narehistro to. Pero Quezon City, Jerry. Mayaman na Quezon City. Hindi naman papayag si Mayor Herbert. Pero dyan. Bakit ganung katagal ang paghihintay? Nakakikomplain na. Ano ang tanong dyan? Ano bang dahilan? Huwag naman sana yan. Pero anyway, parang Alex, para habang tinatawagan natin mga kinukulan, ha, baka kasi maging tayo, mukhang na nasanay na itong Nomer at saka Bakud na ito hindi sumasagot. Ha? Pati tayo. Okay lang, hindi nyo kami sagutin. Tatakbo kami sa bus nyo. Sandali lang, ha? Mamaya kayo. Diretso tayo dun sa soon to be. Mamaya kayo. Okay. Dito naman, parang Erwin, kababayan natin po na domestic helper naman sa Dammam, Saudi Arabia. Abay, nagmamakaawa pong pauwi na daw ho siya ng Pilipinas. Kapatid daw kasi ng amo niya, isa raw exhibitionist. Manyak. Kwento ho ni Giovanni Magay, lumipad tungong Dammam, Saudi Arabia, ang kanya pong asawang si
Margie Magay noong September sa tulong po ng Skyline International Placement Agency Incorporated. Pero hindi raw inaasahan ni Margie na noong November 13 ay mababasto siya ng kapatid na lalaki po ng among babae. Inilabas daw ho, na pasensya po sa ano ha, sa mga nanonood niya ha. Inilabas daw ho sa harap ni Margie ang ari nito. At sabay, nakupo. Bastos talaga. Bastos talaga ho to. Alam niyo na po anong ginawa ho nun. Sa trauma ho nung babae. Ginalit niya. Oo, ginalit niya yung ari. Agad naman daw po siyang nagsumbong sa FRA nito. Pero ang problema, ililipat lamang daw siya sa siya ng amo at hindi na pwedeng pauwiin pa. Magka-trauma ni babae. Ayun na nga eh. Ay, pauwiin na yan. May kaya mahirap na talaga sa mga FRA talaga. Samantalang ang PRA naman po ni Margie, ang Skyline International Placement Agency, kansilado na hong lisensya parang, sa POA. Parang yung ano, oh, marami na tayong mga ganito. Ang delinkwenteng mga no, agency. Sa ngayon po ay nasa pangangalaga pa rin to ho. Siya ng kanya pong amo. Po, kailangan maalis dyan po siya sa mga manyak pong Arabong amo. Ito, kasama natin si Giovanni Magay. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon rin po. Okay, kailan ninyo nakausap pa inyo pong misis? Nung last one niya kausap? Mga dalawang, nung kahapon po. Okay, ano sabi pa niya? Ganun pa rin ginagawa ba o yung, tumigil na? Yung kapatid po ng amo niya, pinaalis. Okay. Pinaalis na. So, medyo ano na siya, okay na siya doon? Ang problema lang po, hindi siya makapagtrabaho ng maayos kasi parang natatakot pa rin siya. Oh, dahil siyempre may galit yung amo niya, no? Parang nagkaano. Tapos, nung nangyari po noon, nagkausap sila ng amo niya na kasi ang gusto niya mangyari, umuwi. Oo. Nung nangyari na yun, eh nag-usap sila ng amo niya na magtrabaho muna sa loob ng 2 linggo. Oo, tapos? Na pagkatapos doon ng 2 linggo na yun, sabihin niya kung mag-undecision siya kung uwi o hindi. Eh, gusto talaga niya umuwi na. Para sa inyo, kailangan na umuwi na siya. Kailangan ta umuwi. Delikado, no? Ang problema po, sir, kay pumapayag daw yung employee niya po na umuwi. Ang problema, okay. Ang problema daw, yung FRA. Oo. Sa ano, ang problema daw. Okay, kausapin natin ano, ha, sir, ha, sandali lamang po para kilos prontong aksyon po. Kausapin mo natin si Ma'am Josephine Sanchez Sobia ng OWA. Ma'am Josephine, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Opo, nandito po yung asawa ho ng ating pong OFW na biktima ho ng isa pong exhibitionist po sa Dammam, Saudi Arabia. Ang nangyari po, kapatid doto ng amo ho niya eh. Eh medyo manyaki. So, ang problema, gusto na ho umuwi ng ating OFW. Pero sabi ho ng kanyang amo, eh wag muna. Stay put ka muna. Huh? Eh dahil nawala na doon yung manyakis, ma'am eh. Eh, yun daw rin pong desisyon din daw ng FRA. Ay, may trauma na, paano? Kaya nga eh. Paano ito, ma'am? Yung PRA, nalaman na ba nila? Ay, PRA. Nasabi mo ba, no? Sarado na. Ah, kanselado na pala, ma'am. Kanselado ang kanilang ano, ang kanila pong permit sa POAA. Ah, okay. Ito pong Skyline. Oo, Skyline. Eh. Anyway, papacheck natin. Yung pag, siguro itatawag na lang namin dun sa post ng Dammam ng Al-Khobar para ipacheck yung ating welfare officer doon. Ma-extract na siya from the employer's house. Ang gusto lang siguro yata niya, parang Alex, ano? Ang gusto lang ni Margie, ma'am Josephine, yes, yes. Maialis lang siya doon sa amo, mukhang may trauma, na kahit mailagay lang muna siya dyan sa temporary shelter. Yes, para safe. We will get her talaga out of the employer's Pasko house. Ngayon, parang Alex. Gusto niya pong, siguro, kasi boss, may mga processing yan eh. Baka mabuti pa, hilain na natin at doon na i-process para makauwi. Kasi baka bumalik yung manyak. Bumalik yung manyak ulit doon. Baka hindi lang exhibition, baka gahasain pa siya. Mabuti pang ang gawin i-extract ng, agad. I-extract agad ng OWA, dalhin sa shelter, para doon i-process para makauwi. Yes po, sir. We will do that. We will do that ASAP. Siguro, ma'am, baka siguro yung ating pong FRA doon, makausap na natin po mga opisyal, ma'am. Baka kasi, alam mo na may mga among Arabo, eh, minsan, tinatago nila yung mga dokumento. Naka, yun ang sinasabi passport, ko. Delikado yung ma'am, no? Yes, oo. Yun ang sinasabi. Gagawin natin yan. Ipapacheck rin natin yung FRA. Oo, okay. Kasi ma'am, pakiramdam ko, ma'am, nagkaroon na yung kuwan ito. Anong tawag dito? Trauma. Trauma, ma'am. Yeah. Kaya ayaw niya na. Pinapa-transfer siya, ayaw niya na talaga. I think this, nagka-trauma itong, itong ali. Understandable po yan. Yeah. Right. Kaya paalisin na natin kaagad at pauwi natin yung worker. Okay. Ganito, ma'am, nandito po yung kanya pong asawa. Papupuntahin mo namin sa inyo pong tanggapan mo, ma'am, ha? Para yes, please. Well-coordinated po tayo, ma'am.
Sige, sige. Okay, okay. Thank you so much po, Ma'am thank Josephine. You. Okay, ganun na lang tayo, sir, ha? Ganun ang gagawin natin, boss. Mas mabuti pang hilain na kaagad doon natin, alisin natin. Yeah. Kasi mukhang magkakampi yung FRA at saka yung amo eh. Tama, yeah. Eh, paano kung bumalik sa isang gabi, misam, eh, mag-isa na lang si Mrs. mo doon? Bukod niya po, bukod sa ano kasi, sir, yung pag-araw, sila mag-isa talaga. O, kaya nga eh. Kaya, paano kung pumunta yung manyak na naman doon? Mabuti pang hilain na siya doon sa shelter, puro mga Pilipino doon. At doon, ma-process from there. Ano po? Opo. Mas mabuti na yung kinukuhaan ko lang yung kapakanan, yung safety. Ano po? Sige po, eh, alam naman, kilala naman natin itong OWA, pabilisan ho ito, mag-aksyon. Ayan, ito na. Okay. Balikan natin yung una natin. Alright, balikan natin itong problema naman ni Marvin. Ni Sir Marvin. Sir Marvin. Nasa linya si Johannes Bacot, Administrative Head ng QC General Hospital. Magandang hapon, Johannes. Magandang hapon po, sir. Alright. Sir, siguro natatandaan niyo pa si Marvin Reyes, ano? O nakalimutan niyo na? Okay. Yes po, sir. Si Sir Si Erwin Tulfo po ito. Erwin Tulfo, kasama po si Alex Santos. Live tayo sa PTV. Ito po ang programang Kilos Pronto, Public Service Program. Sir, narito po, Idol. Opo, narito po sa amin si Sir Marvin Reyes. Nahingi ng tulong dahil mukhang hindi na siya pinapansin ni Nomer na sinasabi mong intertinensya. Yung hinihingi niyang papel, simula pa po ng October, magki-Christmas na sir at mag-New Year na. Eh, sabi ng GSIS, ito ang kailangan namin mga dokumento. Yung unang dokumento binigay niyo, eh, mga Xerox copy, ayaw tanggapin ng GSIS. Tapos, number two, sir, dapat kayo ang naglalakad at hindi itong biktima ang naglalakad daw, sir, para mabayaran itong si Marvin Reyes, Sir Johannes. Apo, yes sir. Actually, wala naman pong problema, sir. Willing naman po kaming ibigay lahat mong kailangan niya. Kaya lang po, ang problem po, sir, nag-inquire po siya through phone. So, kailangan po namin, personally po pumunta siya kasi ang hiningi po niya is original copy of ORCR po ng ambulance po namin, sir. Sir, kahit ang sabi po ng GSIS, hindi nga dapat siya nagpapaloap. It is you kasi kayo ang nagpa-insure dyan. Kayo, natural, bakit ibibigay yung rehistro? Baka mamaya, karnaper ito. Dapat kayo ang may dala doon sa GSIS na mga original na yan. Driver license, original document, rehistro. Kayo nga raw po ang kailangan ng GSIS at hindi siya, Sir Johannes. Okay, yes sir. Papasamahan ko na lang po ngayon kung kailan po available si Sir Marvin kay Sir Omar. Bukas po, sir. Sasamahan namin siya sa inyong tanggapan. At gusto po namin, sir, maibigay na, sir. Parang awa nyo na dahil October pa. Sige po, sir. Bukas, maano oras kayo nandyan, Sir Johannes? Yes, sir. Morning po, sir. Papasis po natin. Okay. Mga 9 o'clock, shall we say, nandyan na kayo at papasamahan namin si Marvin? Yes po, sir. Para matapos na ito, ano? Number 2. Yes po, sir. Okay, bago kita bitawan, sabihan mo yung number, sumagot na maayos. Binigay mo yung number ng number. Ayaw na sumagot ng kumbag na yan. Ano ba yan? Natanggal na dyan? Ano ba nangyari? Nagkasakit? Namatay na ba? O saan na ba itong number na ito? Number to be found. Number to be found talaga itong number yes, na ito. Yes, sir. Rest assured po na sasabihan na lang po, sir. Sige, sir. Bukas, ha? Sir Johannes, yes, sir. Para hindi tayo magkakaproblema, sir, ha? Yes, sir. Yes, sir. Right. Thank you very much po, sir. Thank you. Mabilis pala eh. Ha? Dapat pala diretso tayo kay Johannes. Sino? Yun. Yung dumiretso naman siya. Kung anong pinaikot-ikot. Pinasapasa pa kasi. Narinig niya lang Erwin Tulfo at Alex Santos. Kaya nagkanda ihi sa salawal. Sir, hindi naman yun sabi niya sa akin, sir. Sinabi niya lang, ire-ready, sir. Hindi ay, bukas, sasamahan ka namin. Pumunta ko eh. Bukas, sasamahan ka namin. Para pag hindi pa naka-ready, tutuktukin ko na yung ulo niya kinabukasan pa. Palipasin ko na itong Christmas dahil Christmas nga pala. Pagkalipas ito, bago mag-New Year. Ha? Bago sa December 30, yung Rizal Day, tutuktukin kayong ulo niya pag hindi pa niya binigayan. Pare, ingat ka, baka magka-heartburn ganyan. Ha? Relax ka lang. Para Christmas na Christmas eh. Meron ba mga panggamot dyan sa mga heartburn? Ay, syempre ito. Ito, si Yolanda. Doños. Doños, oh. Si Yolanda Doños po ay 65 years old. Eh, uy, malayo naman ng edad niyan, pare. Pero kapag lagi kang galit, talo na itong complaint natin. Sa bagay. Kailangan medyo relax tayo
kapag Pasko, di ba? Oh. Ito ang ating pong pasyente, meron pong arthritis, diabetes, at nagka-heartburn po siya. Nako, yun. Nagalas pinyas pa naman to. Abay, kapag nagagalit ako, na-heartburn niya ako eh. O, yun. Iwas-iwasan mo. Pero okay. Kung meron na, meron tayong solusyon ho dyan. Okay. May pag-asa ka pa. Uh-huh. Dati ho, gumagamit po ng King's Herbal, pero tumigil nang mawala pong karamdaman. Nako! Nako! Hindi makalakad kapag umatake pong arthritis. Mm. Sumasakit po ang joint at kasukasuan po niya, hindi maisarap po mga kanyang kamangkamay. Yan, minsan pag ganun ang sakit. Hindi stable rin po kanyang blood sugar. Mm. Ha? Na-ospital dahil po sa hyperacidity. Eh, ano na yan? Salasalabat na ho lahat. Guminhawa po ang kanyang pakiramdam nang muling bumalik po sa King's Herbal. Ito po kanyang pong kwento. Ako maraming karamdaman. May ano ako, may diabetes, may arthritis, may sakit sa puso, saka yung ano, yung heartburn. Ay pag umatak yung arthritis ko, hindi talaga ako makalakad. Ay yung sa ano naman, yung sa diabetes naman, ayun, tumataas, bumababa, hyperacidity, in hospital ako. Nalaman ko yung tungkol dito sa King's Herbal dahil nga doon sa nagrekomenda sa akin. Yung paglakad ko, naka hindi na makirot. Yun, yung sugar ko naman, bumababa na. Pati yung ano ko, hindi na taas yung aking blood pressure. Yung sobrang acidic na wala pag inom ko ng King's Herbal. Kaya to, ayos na. Talagang masigla na ako. Okay mga ka-KP, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong serbisyo publiko. Sumbong OFW pa rin po tayo. OFW na tapos na po ang kanya pong dalawang taong kontrata. Eh hindi pa gusto siyang o hindi pinapayagan pong pauwiin ang kanya pong amo. Huh? 2015 pa kasi, parang Erwin, nang pumunta ho ng Hail, Saudi Arabia. Ito pong si Editha Maningat. Okay. Dalawang araw pa lamang daw siya sa employer ay ibinenta na raw po siya sa ibang amo. Dito na sa ikalawang amo siya nakaranas ng mga pananakit at pang-aabuso. Pati sweldo daw ho ay hindi na niya nakukuha ng buo. Binabawasan din daw po ang kanya pong sahod ng 200 riyal kapag may nasisirang gamit sa bahay kahit hindi po siya may kasalanan. Paano kung mga plastic na bulaklak? Ayun, baka sa kanya rin po iaawas. Natiis naman daw ni Editha ang lahat na ito sa gustuhang makapag-ipon. Pero nitong Setyembre po ngayong taon, 2017, na magpaalam po siya sa kanyang amo na uuwi na po ng Pilipinas dahil tapos na nga kanya pong dalawang taong kontrata, hindi raw pumayag ang amo dahil mahal daw ang pagkakabili nito kay Editha. Ano yan, baka? Yun yung binenta nga ng isa pong amo. Abay. Nako, habang ang PRA naman po ni Editha ay True Force International Manpower Incorporated, wala raw alam sa nangyari sa kababayan natin. Hmm. Ayun. Narito pong ipinadala pong panawagan sa atin ni Editha Maningat. Pakinggan po natin. Ako makauwi ng Pilipinas kasi po tapos na ako ng dalawang taong kontrata. Ayaw po akong bayangan ng amo kong umuwi. Ang gusto po niya magtatlong taon ako. Hindi ko na po kaya kasi po lagi niya akong sinasaktan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Okay, yan po yung panawagan. Pero live rin po natin makakausap si Ma'am Editha Maningat, ang OFW po na medyo gusto na umuwi ho ng Pilipinas. Ma'am Editha, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, ma'am po. Opo. Kayo po ba'y nasa pangalawang amo ho ninyo ngayon, ma'am, no? Dito po sa bumili sa akin.
Oh, yun na nga. So paano ho? Ganun pa rin po bang pagtrato sa inyo? Minamaltrato pa rin po ba kayo, Ma'am Editha? So ngayon naman po hindi, kaya lang po pagka nagkakamali ako. Okay. Yung sweldo ko kinakalpasan niya. Okay, Ma'am Editha, sandali lang ha. Nasa linya ngayon si Maria o Marie Del ano yun? Bilis nun ha. Ah, wala pa. Oh, tinatawagan natin Editha ha, yung inyong PRA itong Philippine Recruitment Agency na True Force. Subukan natin at baka ikaw ba'y nagsumbong na rin ba sa FRA mo? Wala, hindi po. Kasi po, puro po nakaw yung pagtawag ko. Yun. Kasi nagagalit yung amo ko kapag lagi ako natawag sa telepono. Oo. So hindi pag mo pa na iparating sa FRA, Editha, no? So wala pa. Kaya hindi na rin nakarating dito sa PRA ninyo. Pero tumawag po ako sa True Force dalawang beses. Oh. Ring lang po nang ring ang cellphone, ang telepono, wala pong sumasagot. Walang sumasagot. Ayun ang problema ho natin. Anyway, ganito gagawin natin na Editha, sinusubukan namin tinatawagan tong True Force para at least ipaalam sa kanila na may problema ka diyan sa lugar mo. At the same time, yung OWA ay tatawagan din natin dahil nga ang ating OWA naman po ay ito na. Marie De Guzman, ang secretary ho ng True Force International Manpower. Miss Marie De Guzman, magandang hapon po. Marie De Guzman. Po namin ng report niyan. Oho, so, bali malalaman pa namin yan by tomorrow pa po. Oho, Miss Marie. Miss Hello? Marie. Opo, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Erwin Tulfo sa Kilos Pronto to, ma'am. Oho. Oho. Yung si inyo pong OFW na si Editha Maningat ay gusto na daw umuwi. Walap na balita sa kanya? Siya daw ho'y minamaltrato doon sa kanya pong employer? Actually, sir, wala po kaming na-receive na complaint dyan. Ngayon na lang po na may tumawag sa amin kaninang umaga. Immediately po, nai-email namin sa aming agency doon sa Saudi. Okay, siguro ganun. At nalaman na ninyo ngayon, anong pwede ninyong action na mabilis? Kailangan mo kagad na maalis siya doon sa kanya employer? Opo, nag-request po kami ng ano ng immediate investigation para sa kanya. Tapos request for repatriation na rin po dahil finish contract naman na siya. Okay. Bakit niyo pa imbisigahan? Hindi ba sapat yung ano sinabi ni Editha na siya ay gusto nang umuwi? Sir, kasi ganito po yun. Finish contract po kasi yan, di ba? Katulad nga po nung sinabi ko po kanina, hindi ko po alam kung meron silang usapan ng employer niya ng extension. Kaya po aalamin po muna namin. Wala nga extension. Gusto na nga umuwi eh. Dahil end of contract. Nung napaalam siya, hindi siya pinayagan. Nagalit daw ang amo niya. Opo, kaya nga po nang ano, nagsabi na rin po kami sa FRA na pauwiin na kung wala namang agreement na extension po. Ayan, sige, ito. Marie. Miss Marie. Yes, sir. Oo. Miss Marie, baka hindi mo nalalaman, ibinenta itong pobre sa isang amo. Yun. Ngayon, kaya siya ay pauwiin dahil ibinenta rin ng mahal nung dati niyang amo na kapirmahan ng FRA nyo. So, entonces, itong pangalawang amo, hindi niya na talaga ito employer dahil ibinenta siya ng lukulukong pumirma doon sa FRA. Kopya? Opo, sir. Nasabi na rin po namin yan doon sa FRA namin. Kaya nga po, naghihintay lang po kami ng response galing sa kanila. Okay. Kaninong response, ma'am? Sa employer? Galing po sa agency namin sa Saudi, sir. Alright. Ang gusto lang po kasi, ma'am, kung po pwede lang, makauwi na po siya kasi tapos na po talaga. Ayaw lang siya payagan daw ng amo dahil mahal daw ang pagkabili. Ano yan, kambing? Ano yan, baka? Ano yan, relo na binibili yung empleyado? Oo nga po, sir. Hindi rin po kasi namin alam, sir. Ngayon lang po talaga kami nakatanggap ng complaint galing sa family. Okay. Hindi rin po sila nagpunta dito sa office. Kaya nga po sabi ko sa kausap ko kanina, sir, baka pwede nyo papuntahin dito para kami mismo ang mag-e-explain sa kanila. Kahit po finish contract yan, kailangan pa po ng exit visa niyan, exit clearance magagaling sa employer po. Okay, sandali lang, Ms. Marie, ha? Kasi nasa linya si Ma'am Editha. Editha, baka meron kang mensahe o request dito sa agency mo na True Force, Editha. Si Marie. Miss Editha? Yun lang po. Gusto ko lang po makauwi lang dahil ilang beses na po ako nagpaalam sa amo kung umuwi. Ayaw nga po kong payagan.
pinilit po niya ako magtatlong taon dito. Umuwi na lang po ako kasi wala po akong choice. Mm-hmm. Pero sa totoo po, ayoko talaga. So, pangatlong taon mo na ito dyan? Sana po, dahil nang ilang beses na nga po ako nagpaalam na, ma'am, uwi na po ako, may sakit po yung nanay ko. Alright, lagi so yun, I'm sure. Na mo po, eh. Hindi pwede, binili kita ng mahal, kaya kung anumang oras ko no? Gustong pauwiin, doon ako ang masusunod. Sabi ko, ma'am, may kontrata po akong pinirmahan. Sabi niya, ang kontrata mo, madali kong sirain. Sabi niya, ganun po, talagang gusto ko. May pagkadimonyo pala, narinig mo yan, Miss Marie? Opo, sir, pwede pong pakisabi kay Ate Edith na mag-message siya sa FB account namin para po makuha ko yung contact number at location din po niya if ever nawala siya doon sa original nila, eh. Ano niya, employer. Hindi, ganito, Marie. Hindi niya alam ang FB account ninyo. Paano siya makakapagpadala ng impormasyon kung hindi niya alam? True force po. True force. At pwede ko na lang po makuha yung number mo, Ate Eddie. Ayon, tawagan ayon. Po kita. Tama. Oo. Oh, sige po, sige po. Sige, off the air na lang po. Ganito na lang, off the air na lang, Miss Edith at saka Miss Marie, ha? Off the air, okay, ha? Mag-usap sir, kayong opo, dalawa, ha? Yeah. Oh, sige, opo, asahan ko yan. Miss Edith, ayan, ha? Alalayan pa rin namin kayo hanggang makauwi kayo, Miss Edith. Yun. Salamat po. Ah, sige wala po. Wala naman. Mm-hmm. Ayun, si Ma'am Josephine, din natin nga, ano yun, mamaya, siguro sa isang story natin. Oo. Sige, ayun. Yun lang pala yun ang kailangan doon, Diyos ko po naman. Oo, oh, siguro, magbabalik ko tayo. Marami pa tayong mga tutugunan pong problema. October ng 2016, binigyan na ako ng maintenance ko dahil sa diabetes saka may high blood din ako. Pumunta kami rito sa Holy Life Hospital. Kinonfine ako, tapos kinabukasan, pinaopera na ako. Kasi tumaba na yung paa ko eh. Hindi ko na may apak. Nakita yung misis ko sa saka yung kaibigan namin na ano, ni-refer yung King Herbal. Nung inumpisan ko mga isang kinsinas, tumayo po ako at nakalakad na. Mabilis ang improvements ng ano ko eh. Paa ko, pati yung high blood ko eh, medyo nawala na. Talagang nami-maintain ko yung 130 to 140. Nami-maintain ko na yung ano, mababa na yung sugar ko, sabi ng doktor. Sumbong OFW pa rin po tayo, Pinay Domestic Helper, Bugbog Sarado, sa among, ng among operada. Sumulat sa aming social media page si Valentino Aguilon, laman ng kanyang sulat, ang kanyang pakiusap na tulungan siya mapauwi ng, ang kanyang asawang si Rhea Aguilon. Noong unang taon daw ni Rhea sa Kuwait ay maayos naman daw ang pagitungo sa kanya ng amo. Pero itong Hulyo lang, matapos daw maoperahan ang kanyang among babae, laking gulat ni Rhea nang pagbuhatan na siya ng kamay ng among babae. Walang araw daw na hindi siya sinasaktan ng amo. Dahil dito, nagsumbong na raw siya sa among lalaki at nakiusap na pauwi na lang siya sa Pinas. Hinatid naman daw siya ng among lalaki sa FRA. Pero ang FRA, hindi pa maproseso ang pagpapauwi kay Rhea dahil ang mga dokumento nito ay hawak ng among babae at ayaw ibalik sa kanya. Sa ngayon ay nasa kanyang FRA pa si Rhea.
ni hindi pa man daw nagtatanggal sa Kuwait Syria. Oh. Nakatikim na raw agad nito ng physical na pang-abuso mula sa among babae. At nasa linya po ng aming telepon si Valentino Aguilar, ang asawa ni Rhea. Magandang hapon po, Valentino. Chair? Nawala. Nawala? Mm-hmm. Ay, tawagan na lang natin ng diretso sa OWA. Oo. Si Ma'am Josephina Tobia. Ma'am! Yes, sir. Pasensya na kayo. Talagang kayo ang flavor of the day. Ha? Ay, sunod-sunod. Oo nga, may kasabay pa kayo eh. Oo, sunod-sunod itong hingi ng tulong. Eh, alam nyo naman, magpapasko. Ano, ilang araw na lang. But anyway, Ma'am Josie, ito Apo. Naman ay problema ng isang nasa FRA na siya. Okay? Apo. Pero hindi pa siya ma-repatriate kasi yung among babae niya, ayaw ibigay yung kanyang mga dokumento. Baka doon natin pwede matulungan na ma-release na yung kanyang mga dokumento para mapauwi na siya ng FRA. Okay po. Papacheck po natin sa ating welfare officer sa Apollo OWA para mapauwi siya kaagad. Oo, nasa FRA na ho siya eh. Yun lang ha, problema. Opo. Hindi siya makalabas dahil wala pa siya mga dokumento dahil nasa amo niyang babae. Hmm. Dahil lagi na raw siya binubugbog. Bago raw, first year niya, mukhang mabait ang amo. Ngayong naoperahan itong taon ito, mukhang naging masama yung ugali. Mukhang na, baka naopera dito, utak eh, palagay ko eh. Kasi biglang hindi naman siya minomonitor, sir, ng kanyang PRA dito. Hindi, FRA, nandun na sa FRA, ma'am eh. Kinuha naman siya ng FRA. Gusto niya lang makauwi. Siguro, ma'am, matulungan natin na makuha yung kanyang kumpanya na American Prime Manpower Services and Placement. Nasa po, linya, sandali ma'am ha, nasa linya si Luisa. Luisa, good afternoon. Luisa? Hello? Yes, good afternoon, Ma'am Luisa. Good afternoon po. Oo. Si Erwin Tulfo po ito, okay, ng Kilos Pronto kasama si Alex Santos. So nabalitaan nyo na po itong problema ni Rhea Aguilon, ma'am. Saglit lang po, sir. Sino pong Sir Tulfo? Sir Rafi po ba? Si Erwin. Ah, Sir Erwin. Opo, Sir Erwin. Kasi the last time, November 8 po, nag-message po sa akin si Rhea. Then, ang sabi niya sa akin, yung nagreklamo po dati, pero naging okay po kasi siya nung, kailan po ito? December 7, nagsabi po siya na okay na siya doon. Then, January, nag-message po siya, November, nag-message po siya sa akin na kung naalala ko pa daw po siya. Sabi ko, oo. Sabi niya yung nagreklamo dati. Then she sent me picture po na parang parang tinapik lang po ng amo. Hindi ko alam kung paano. Slap, parang slap po siya. So sinend niya po yung picture na mapula po yung ano niya, yung braso. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, kahapon yan, ma'am. Kasi nagagalit daw yung... Okay. Ma'am Luisa, hindi na ho problema yan eh. Wala na siya sa amo niya, nasa FRA na. Ngayon, ayaw lang daw ng amo niyang babae, ibalik yung kanyang mga dokumento. Ngayon, gusto niyo na lang po umuwi, nasa FRA na ho siya. Baka pwede na kayo mag-coordinate sa FRA. Ang problema, hindi siya mapauwi dahil ayaw nga ibigay ng amo niya yung mga papeles niya. Sir Erwin, pasensya na po kasi I don't know na nandun na po pala siya sa agency namin sa Kuwait without informing us. Ah, okay. So, wala po sa aming binigay na idea or any update. Sige po, but this time po na nasabi nyo na po sa amin, tatawagan po namin yung agency po doon. Very good, very good. Yes po. Alright, well, Ma'am Luisa, nako, salamat po, Ma'am Luisa. Ano po? Sige po, Sir Erwin, thank you po. Ma'am Jo, mamonitor na lang siguro po natin ito. Anyway, mukhang hindi rin alam ni PRA yung mga nangyayari. Mukhang nasa FRA na siya pero hindi yata sila nagre-report sa PRA. Yun. Nawala si Miss. May kausap lang si Ma'am. Hello po? Yes, Ma'am Jos, Ma'am Josephine, siguro monitor na lamang po natin. Kasi nasa FRA na siya, mukhang hindi alam ng PRA niya eh, na nasa FRA na siya. Yun na nga eh, nakakapagtaka, diba? Yan ang sinasabi namin, yung mga PRA, hindi minumonitor yung mga girls nila, mga workers natin. Sige po, ganun na lamang po, Ma'am Josephine. Nako, thank you po for your time again. Eh, last na yan, ma'am. Last na yan for today, ha? Bukas naman. Sige lang po. Sige, anyway, we will assist
Agad-agad. Okay. Kaya talaga yung mga ganyang mga bagay, ha? Yung hindi nakakarating nga sa ating PRA. Minsan tinatago rin FRA, hoping na mahilot pa nila. At mapayagan pa yung ating mga OFW na tuloy-tuloy pa rin sa pagtrabaho. Yan. O dito tayo. Matagal na hong naipasa sa bata, naipasa pa yung batas na Philippine Clean Air Act of 1999. Oy, 1999. Pero, tagal na to. Pero tila marami pa rin po motorista ang ignoramos. Ha? Marami pa rin binabaliwala po itong batas na ito. Gaya na lamang po ng motoristang naaktuhan po ng Kilos Pronto nang bumiyahe po kami dyan po sa Pasig area. Panoorin po natin. Taong 1999 nang maisabatas ang Republic Act 8749 o mas kilala bilang Philippine Clean Air Act of 1999. Pero sa kabila nito, tila marami pa rin sa ating mga kababayan ang ignorante sa batas nito. Tulad na lamang ng SUV na naaktuhan ng Kilos Pronto na bumibiyahe sa kabaan ng Ortigas Avenue sa lungsod ng Pasig. Hindi alintana ang kapal at itim ng usok na lumalabas sa kanyang tambutso. Ayon sa Republic Act 8749, maaring magmulta mula 2,000 pesos hanggang 6,000 pesos. Depende sa usok na ibinuga nito at maaring kumpiskahin ang lisensya ng tsuper. Mamang tsuper, kung gaano kakapal at kaitim ang usok na ibinubuga ng tambutso mo, abay ganyan din kakapal ang mukha mo upang ibiyay mo pa ang SUV mong bulok. Pwede bang igarahe mo na yung sasakyan mo at nang hindi na makaperwisyo pa? Talagang dito sa ating bayan, marami talaga mga pasaway. Sus Mario Joseph talaga na alam nang bawal, gagawin pa. Tulad nung last month, ha? Nung November. Nung, marami. Ay, Diyos ko po, nung ASEAN, nung kilala ko. No? Pinost pa sa Facebook. Nagyabang pa. Nung, Diyos ko po talaga. So, nung November 27, yun. Hindi revoke ang lisensya niya. May desisyon na. Mag-iisang buwan na ngayon. Na-desisyonan na, ha? Ika nga, nabasahan na. Oo, nasakdal. Ay, talagang desisyon talaga. Na-desisyon. At hindi siya pwede mag-apply ulit. Nandanda, nabasa ko noong November 27 yan. Yun yung isa sa tabloid. But anyway, ha, dito tayo parang Alex, sa kidding aside. Ha, alam nyo ho, sa mga trabaho natin, depende. Ha, may mga trabaho kasi na talagang you use a lot of your joints. Ika nga, nagagasta. Yung lalo mga mekaniko. Tama. Yung mga joints na. Kailangan medyo magandang grip mo. Grip, gano'n. Yan ang kadalasan, mga sakit ng mga mekaniko. Arthritis. Pero hindi lang yan, pag mga nagkakaedad ka. Samahan mo pa dyan dahil mga kilala ko mekaniko. Ha? Pag habang medyo yung mga senior mekaniko na. May mga assistant na lang. Kakapi-kapi mo na ng mga matamis. May kain ng mga puto, ng mga kono mga matamis. Nagkaka-diabetes. Diabetes yan. Sa kanila. So may arthritis na may diabetes. Katulad na lang nitong itong pasyente natin na ito, ha. Ito si Mang Virgilio Matias, 69 years old. May arthritis na may diabetes pa. Mekaniko siya, driver ng jeep, ha. Bigla nang hina, bumiyahe isang araw, kinabukasan hindi na makabangon. Hindi na rin makalakad ng tatlong buwan. Lumabo ang mata. Nasko po. Hindi makatulog. Nang masubukan niya, siguro may bumulong sa kanya. Napanood tayo dito, King's Herbal, uminom siya. Gumanda ang pakiramdam. Ngayon, nakakapagmaneho na si Tatang at luminaw na ang mata. Hindi na sinusumpong ng rayuma. Ito ang kwento. Ako, isa akong mekaniko. Nagbibiyahe ako ng jeep. Na bigla na lang ako nagkasakit na yung nangina ba. Tatlong buwan, hindi ako nakakalakad. Nagpatingin ako. Sabi nga, diabetes, arthritis. Naglabo ang mata ko. Panood ko yung sa TV, yung King's Herbal, naganap ako kung sino makukunta ko. Gumanda yung pakiramdam ko eh. Nakapagmaneho na ako ng jeep. Pati yung mata ko luminaw, yung nararamdaman kong rayuma, nawala.
Maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Wala. Bumalik ang dati kong lakas. Uso ho dito sa Kilos Pronto, syempre, update to tayo. Good news, paring Erwin, magandang Christmas gift ito, ha? Oo nga eh. Ha? Para ho kay Mang Romulo Yap, ang ginawang tulong po ng Kilos Pronto sa kanya. Abay, sa tulong natin, ay balik na ho ang kanya pong lisensya. Naalala natin to. Last month yun eh. Yung nagtanong lamang. Oo, nagtanong lang yung pobre sa checkpoint. Yun. Ha? Na tanda-tanda ka pa, yung wala naman siya dalang motor. Sinabi ng pulisya, hindi, expire na yung motor mo. Only in the Philippines mo yan. Pero ito, may action na po tayo dyan. Okay, panoorin. Nagtanong lang, tinikitan. Itong reklamong idinulog ni Romulo Yap sa Kilos Pronto Action Center nitong 22 ng Nobyembre. Inireklamo ngayon ni Romulo Yap ang Taguig Traffic Enforcer na nakilalang si PO1 Zeus Acuña. Kwento ni Romulo, naglalakad lang daw siya paring Alex sa Napindin, Taguig City. Okay. Nang madaanan niya ang grupo ni PO1 Acuña na nagsasagawa ng checkpoint ng oras na yun. Okay. Upang magtanong daw kay PO1 Acuña kung ano ang dapat niyang sundin na expiration date ng kanyang motor. Amoy, nagulat na lang daw siya na kunin ni Acuña ang kanyang lisensya at papirmahin siya sa ticket. Nako. Sabi po doon sa kanyang ticket, unregistered motor vehicle. Eh, wala naman siyang dalang motor. Tinanong daw niya si Acuña, Sir, bakit niyo ako binigyan ng ticket at kinuha ang aking license? Ganyan, naglalakad lang po ako. Wala po akong motor. Parang kinasuwa siya, driving without a car. Alam niyo, natatawa talaga tayo dito sa... Ay, ako, masama ba magtanong? Yan ang problema. Agad nakipag-ugnayan ng Kilos Pronto kay General Oscar Albayalde, ang Regional Director ng NCRPO. Magandang hapon po, General Albayalde. Yes, magandang hapon din po sa inyo, Erwin, at sa lahat ng nakikinig. Sasamahan namin po ito sa Taguig siguro, police station opo, mismo. Opo. Gusto niya lang po makuha yung kanya license, General, sir. Opo, makakaasap po kayo, tutulungan po natin yan. Wala naman pong nakikita, wala naman tayong nakitang kasalanan. Opo. Kinabukasan, bago pa man dumulog kay General Bayalde, sinamahan muna ng Kilos Pronto Team si Romulo Yap sa Taguig City Police Station upang subukan na makuha ang kanyang lisensya. Dito, nadatan namin si PO1 Zeus Acuña ang nanghuli kay Romulo. At sa puntong ito, nagkaroon ng paghaharap ang dalawa. Kasi nag-undergo po kami ng checkpoint sa C6, along C6. Ngayon, huminto siya sa may unahan, lumapit siya sa akin, nakikiusap siya, pinakita niya yung registro at yung papeles. So, andun sa katabi ko mismo yung Muslim na in-impound namin yung motor, taga Bulacan pa, nakikiusap din, ayaw umalis. Alam nga naman po na pagbigyan namin siya, kitang-kita naman sa papeles niya na unregistered siya, kahit, di ba, kahit pakita yung papel, unregistered po talaga. So, tinikitang ko. Wala akong dalang motor nun, sir. Ang sabi nga, walang natatapos sa hindi magandang usapan. Bandang huli, nagkasundo ang magkabilang panig na tutubusin ni Police Senior Superintendent Alexander Santos, Police Chief na Taguig City, ang lisensya ni Romulo Yap. Papasalamat po ako sa Kilos Pronto kay Sir Alex, kay Sir Bin at kay Erwin na ibalik po ang aking lisensya. Hindi, ang leksyon dyan ha, sa mga otoridad, Sir, ha, Traffic Enforcer, Police, yeah. Wala pong dalang sasakyan eh. Kaya nga niya hindi din na sasakyan kasi walang rehistro. Expired. Tama yung ginawa niya. Tama. Tama naman, di ba? Hindi mukhang bagito rin si Chip eh. Yung ilang po mga police, hindi naman lahat ha, medyo gamitin po natin. Exactly. Di ba? Di ba?
Ginyangan niya, hindi. Nagtanong, naglakad na lang ay tao. Titikitan mo dahil expire. Nasa bahay na. Mario, eh, dapat ng pulis nilalapitan talaga. Yeah. Next time. Ho, diba? Next time, ha? Ayun, okay. Higit sa sumbungan, imbestigan at isyu po kailangan solusyonan, ang serbisyo pampubliko, dapat kilos. Pronto.